Magandang araw. Vince po from Dealing Pilipinas. Pag-uusapan po natin ngayon ang isa sa pinaka-unique na feature ng isang Dealing Switch. Ito po yung tinatawag na ASV or Auto Surveillance VLAN. So, ano nga ba ito? Paano siya gumagana? At malaki nga ba ang maitutulong nito sa deployment ng ating surveillance system sa isang network? So, bago ko po siya sagutin, pag-usapan po muna natin ano ba yung common practices na currently na ginagawa natin pag tayo po ay nagde-deploy ng surveillance system sa isang network. Makikita po natin dito ang isang example ng typical network na sama-sama po ang mga network devices natin sa isang switch. Ang ginamit po dito ay isang smart managed switch. Kasi po, kailangan natin ng VLAN upang mapaghiwalay ang network, or for example, ang ating data network ay nakahiwalay, ang ating surveillance network ay nakahiwalay, at kung meron man tayong ibang network like VoIP or voice, eh para hindi po sila makita-kita for security. At the same time, para po may control tayo sa traffic na dumadaan sa ating switch. Maganda siya gawin, kaya lang po mabusisi, nakakaubos ng oras siya gawin. Marami pong proseso ang ginagawa para po ma-configure ang VLAN sa bawat port ng switch. So, imagine po, kung meron kayong multiple switches at maraming surveillance camera, uubos po tayo ng oras para po ma-configure lamang ito. Ngayon po, sa tulong po ng auto surveillance VLAN ni D-Link, madedetect na po ng D-Link switch automatically ang lahat ng iyong surveillance devices at ilalagay niya ito sa surveillance VLAN na meron na pong COS, class of service, na naka-priority ang surveillance traffic para laging suwabe ang video na ating na-stream at nakukuha. So, sa ganitong paraan po, very useful ang ASV. Okay? It will definitely help you save time and money para po ma-configure ang mga surveillance device natin. Ipapakita ko naman po ngayon sa inyo kung gaano po kadali i-configure ang ASV sa D-Link switches. Ang pagbabasihan po natin is itong actual working topology na nasa ating lab ngayon. So, ito po ang aking router na gagamitin. Okay? So, lahat po ng VLAN ay naka-configure po dito. Then, sa baba po niya, naka-connect po siya sa switches below. So, you can see, to simulate, let's say, ang deployment natin, usually kasi, di ba, pagka multi-story building, per floor yan, may mga switches dyan. So, ayan po siya. And, itong switch na itong dalawa is naka-connect dito sa isang industrial na PoE switch. Then, ang PoE switch na ito, dito po naka-connect ang ating mga surveillance devices. As you can see, meron po akong tatlong IP camera ngayon. I have 2D links and one third party camera. And at the same time, I have an NVR that is connected to this industrial switch. So sa ngayon, ang nakakonect lang po is itong camera na to. Okay? That is connected to port number 1, and I have an NVR that is connected to port number 4 on this one. Okay? So para mas malinaw po, no, meron akong ditong diagram na mas para mas maliwanagan kayo. So ito po siya, ito po yung aking router, and makikita po natin, nandito po nakaset yung mga VLAN natin. Then ito po yung switches na dalawa to simulate the floors in the building. And this one is the industrial switch kung saan nakakonect yung mga surveillance device. Paano siya i-configure? Very simple lang po, kailangan lang po natin mag-open ng Internet Explorer. Okay? Then i-type lang po natin yung IP address ng switch, which is this one, yung industrial switch po natin. Ang IP niya, based doon sa ating diagram, is 192.168.1.1.1.
10.4. So, ito po siya, 10.4. Then, username admin and yung password na nilagay natin. Then, login. Then, choose standard mode and exit. Okay. And the left hand side, makikita natin yung L2 features or layer 2 features. Then, look for VLAN. Then, look for auto surveillance VLAN. Then, go to auto surveillance properties. Okay. And very simple lang po, i-click lang po natin yung enable. Okay. Then, surveillance VLAN ID. Ito po kung anong VLAN natin nilagay yung surveillance VLAN natin. Based doon sa ating topology, ang surveillance VLAN natin is VLAN 20. So, ito po siya, VLAN 20. So, lalagay po natin siya dito. Type lang po natin 20 or 20. Then, by default, naka-priority na po yung COS niya or yung class services sa 5. If you want to go higher priority, you can choose the highest number. Okay, so make it default na lang po gamitin natin. Okay, then click on apply. Okay. Then after that, sa baba po, ito naman po yung mga port natin. Okay, na kailangan i-assign kung saan natin i-enable yung auto surveillance VLAN. So gagawin ko from port 1 to port 11. Sorry, port 10 na lang. Okay. Then ang state niya is enable. Okay, mapapansin nyo, naka-disable pa lang siya, pero pag kinlik ko yung apply, enabled na po siya hanggang 10. Then, ang pinaka-importante po sa smart switches natin is to save the configuration. So, click on save, save configuration, then apply. Then, yun na po. Tapos na po, na-configure na natin ang ASV sa D-Link switches. So, very, very simple. So ngayon, natapos na natin i-configure yung ASV dito sa industrial switch natin. Paano natin malalaman kung ang camera, okay, ito, itong cable na to, then ito, ang NVR natin is na-include na doon sa surveillance VLAN natin. So pwede natin siyang ma-check sa GUI ng switch. So again, kung makikita nyo dito, pumunta lang tayo sa VLAN, then 802.1Q VLAN, then ayun. So, kitang-kita na automatically nung nabago na natin siya, na-detect niya na, uy, merong D-Link camera at saka NVR. So, automatically, pinasok na niya dito sa surveillance VLAN natin. So, ang pagbasa dito, port number 2 and 3, which is yung number 2 kung saan nakakonect yung camera, and port number 3 kung saan nakakonect yung NVR. Then, ang next step naman natin, so what if magdadagdag tayo ngayon ng camera? Dapat automatic na siya na madedetect na, uy, surveillance to, then dun dapat siya mapupunta sa surveillance VLAN. So, meron ako ditong isa pang camera. Okay? Ito siya. Then, i-coconnect ko ngayon siya sa port number 1. So, dapat pag ni-refresh natin siya, kasama na yung port number 1. Okay. So bigyan lang natin siyang ng time para mag-boot up. Okay? Then hintayin natin siya. So dito pwede nating i-refresh lang yung page. Then ayun, lumabas na agad siya. So ibig sabihin nito, port 1 to 3 automatically in-add na niya sa surveillance VLAN. So sobrang dali. So just imagine marami kang surveillance device na ikakabit, ipa-plug lang natin siya sa mga switch port. Kung naka-configure yung ASV mo, automatically na ilalagay na ng switch mo doon sa VLAN na yon. Okay, so na-check na natin sa GUI na na-add na yung camera natin doon sa surveillance VLAN. Ngayon, just to verify na gumagana na talaga yung camera sa NVR. So kung makikita nyo dito sa screen, ang screen ko lang nagamit ngayon or camera ang naka-display, itong fisheye natin. Okay, so click lang natin. So ayun. So ito na ngayon yung in-add natin na camera na automatically na-detect na agad ni D-Link at na-add na. Very useful. Ang next question naman natin, always natatanong sa atin to, no? What if hindi D-Link yung IP camera ko? Gagana ba yung auto surveillance VLAN ni D-Link? So, of course, gagana siya. As I've mentioned earlier, madedetect automatically
ng auto surveillance VLAN lahat ng brands or vendors ng surveillance system. So, bibigyan ko kayo ng example kung paano siya i-add doon sa auto surveillance VLAN list natin. So, eto, meron akong camera, si Brand X. Okay? So, ang kailangan lang natin is alamin kung ano yung MAC address niya. Okay? So, ilista lang natin yung MAC address niya. Then, di ba alam naman natin na lahat ng vendor meron siyang tinatawag na MAC address o OUI. Okay? Then, the first 6 digit, ayun yung identifier niya na kailangan natin siyang i-add. So, paano siya i-add? Punta lang tayo sa GUI. Punta tayo ng, again, Layer 2 Features. Then, VLAN. Then, look for Auto Surveillance VLAN. Then, MAC Settings and Surveillance Device. And, ito po. So, by default, kumpleto na po. Lahat po ng MAC address CD-Link is listed na po. Okay? So, paano natin siya i-add? So, dito po, pipili lang tayo. So, ang i-add ko ngayon is a surveillance device or IP camera. So, other surveillance device. Okay? Then, yung MAC address niya, nilista ko na po siya beforehand. So, para ipipaste ko na lang po. So, ito po siya. Okay? So, copy and paste. Then, mask. Okay? Copy and paste na lang po para madali. Then, description, Brand X. Okay. Then, i-apply lang po natin siya. Then, that's it. So, pag sinaksa ko po itong third-party camera na to, automatically, madedetect na siya ng surveillance VLAN natin. And again, don't forget, always click on save, save configuration, and apply. Then, that's it. So, lahat po ng MAC address na i-add natin doon at in-include natin siya sa auto surveillance VLAN, pag sinaksak natin siya doon sa port ng ASV, automatically ilalagay niya sa auto surveillance system. So, meaning mahihiwalay siya, at the same time meron siyang COS, okay, para sa traffic prioritization. Okay, then, since alam na natin or may knowledge na tayo regarding sa D-Link ASV or Auto Surveillance VLAN, so ito po ang complete list ng aming switches. So kung mapapansin nyo, almost lahat naman po ng switches ni D-Link from Smart Manage, Layer 2, Layer 2 Plus, Layer 3 Industrial Switches, Fiber Switches ni D-Link is supported naman po ang ASV. Pag-uusapan naman po natin ngayon ang isa pang feature ng D-Link switch. Ito po yung tinatawag na surveillance mode. So, ano nga ba ang surveillance mode? So, ginawa po ito, instead of using the traditional GUI, okay, ginawa po ni D-Link is mas pinadali niya, okay, at very intuitive yung GUI ng surveillance mode. And para mas madali nating i-manage yung ating mga surveillance devices. And pag nasa surveillance mode po tayo, pwede natin makita yung PoE power utilization, very important sa mga PoE switches. And yung mga IP address ng mga device, you'll be able to see it. And may mga troubleshooting tools din siya na available for you to use. Then controlling and monitoring PoE functions like PoE port scheduling, etc. Then, ang pinaka sa akin, pinaka importante, you'll be able to reboot yung mga PoE devices mo through the GUI. Kasi before, kung wala kang ganito, kailangan mong tanggalin mismo yung kable tsaka ibalik para ma-reboot yung device. Pero to, sa GUI pa lang, you can do it. Ito po yung mga supported na PoE switches po, non-PoE as well, ng surveillance mode. Mapapansin nyo, halos lahat naman po ng smart managed switch ni D-Link is supported yung surveillance mode. Silipin naman po natin ngayon ang ating actual live demo para makita natin yung features ng surveillance mode. Same switch po ang ating gagamitin. So, ang IP niya is 192.168.10.4. Then, login lang po tayo. Username, admin, and password, kung ano po yung ginamit po natin. Okay. Then, actually, dito pa lang, pwede na natin pasukin yung surveillance mode. Pero, pakita ko rin po sa inyo na kahit nasa standard mode po tayo, pwede natin siyang pasukin. So, standard mode. So, ito po yung sinasabi kong traditional na GUI na maraming features.
or parang tree-like ang structure niya. Pag surveillance mode, mas pinadali po siya. So, click lang po natin itong surveillance mode and click OK. Then, click on Yes, I understand. And as you can see, ito po. Unang-una, nakikreate na agad siya ng mga devices na nakakonect sa switch mo. So, meron akong dalawang camera and VR. So, ayan po siya. Then, kung gusto nyo pong patayin yung camera, ito lang po i-click natin. Okay, so pag-click natin yan, mag-off yung POE niya. Then, ito po yung mga feature. Okay, device information. So, yan. Real-time, it's like a dashboard na po, no? Pati po yung POE budget natin, you'll be able to see. Okay, then, isa-isahin na lang po natin, ano? So, port information, ayan po yung makikita natin. So, very informative ang pwede nating makita dito. IP camera information, okay? So, ayan po siya. NVR information, okay? So, we have one NVR. It states here na nakakonect siya sa port number 3. Then, I have two cameras connected to it. Then, POE information, okay? So, ayan po siya. Okay? Then, POE scheduling. So, pwede po kasi natin i-schedule to save power, okay? And to save energy, kung anong oras po natin papatayin, and you can do it by port. So let's say port number 1, gusto mong naka-on lang siya, office hours, po pwede po natin gawin yan. Okay? Then, surveillance settings, of course, ito po yung sa IP address ng switch, and surveillance log. So, ayan po siya. And of course, health diagnostics. So, ayan po. And we also have the tools that you can see for firmware information, reset, reboot. Pretty much that's it. So at least may idea na tayo kung ano po yung ating makikita sa surveillance mode. So again, very intuitive, real-time monitoring, mainly built for surveillance. Maraming salamat po. Sana po makatulong kami sa mga future projects nyo na darating. Salamat po sa suporta. Muli po, Vince from Dealing Pilipinas.